PTV Balita Ngayon. Umakyat na sa 52 ang sugatan sa gumuhong palapag ng isang simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan. Pasado na 7 ng umaga, kanina nang bumigay ang ikalawang palapag ng St. Peter Apostle Parish sa barangay Tungkong Mangga. Nangyari ang insidente sa kalagitnaan ng bisa ngayong Ash Wednesday. Samantala, naisugod pa sa ospital ang isang senior citizen pero binawian din ng buhay. Sinabihang o sinasabing may kalumaan na ang bumigay na palapag. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon sa insidente. Inatasan ni House Speaker Martin Romualdez ang komite sa Kongreso na pag-aralan ng charter ng PhilHealth. Paliwanag ni House Speaker Romualdez, ito'y upang mapalawig pa ang benepisyo na ibinibigay ng PhilHealth sa mga miyembro nito. Kabilang sa mga isinusulong ni Romualdez ang early detection ng cancer, mas malawak na coverage sa private hospital, wards, at libreng examination sa mga sakit. Giit ng House Speaker, malaki naman ang pondong na tatanggap ng PhilHealth kada taon, kaya walang dahilan na malimitahan ang coverages nito, lalo tumiiral pa ang Universal Healthcare Law. Ngayong 50th anniversary ng People's Television Network, kasama namin kayo sa aming selebrasyon. Kung kayo'y naging bahagi ng PTV, aming natulungan o may memorable experience sa People's Television Network, magpadala ng alinmang picture, videos o testimonies sa kwentongptv@gmail.com. Maaari nyo rin gamitin ang hashtag kwentongptv at ipost sa social media. Sa limang dekada, sama-sama tayo mula noon hanggang ngayon. Dahil ang PTV ay para sa bayan at ang pambansang TV ay para sa bagong Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa pambansang TV sa bagong Pilipinas.